day, everyone. My name is Jamaica F. Conong, Group 7, and I am reporting child abuse. What is child abuse? Child abuse is a sexual, psychological, physical mistreatment or neglect of a child or children, especially by a parent or other caregiver. It may include any act or failure to act by a parent or other caregiver that results in actual or potential harm to a child and can occur in a child's home or in organizations, schools, or communities the child interacts with. Yung child abuse daw po ay pwedeng maging sexual, psychological, physical, o yung pag-mistreatment dun sa bata, o yung pagpapabaya sa bata, o sa mga bata, na especially nagagawa ng magulang or mga yaya, mga taga-alaga ng bata. Basta yung kasama ng bata. Na kasama na rin dito yung mga ano, yung pag-akto na sasaktan mo yung bata, ganyan. Sisigawan mo yung bata. O yung mga pag ano, mga pagpapabaya mo dun sa bata katulad ng kunyari nadapa, na bagok yung ulo. Tapos hindi mo nilapatan agad ng ano, hindi mo pin nila sa center para ma-check up yung bata kung okay lang ba kasi ulo eh. Hindi mo napilayan, hindi mo pinagamot. Hinayaan mo lang kasi ikaw sabi mo sa sarili mo na okay lang yan. Wala namang serious injury yung bata, hindi naman masyadong nasaktan ganyan. Nag-decision ka para sa kanya. Yun nagkaroon ng cause dun sa bata na ano, yung pilay niya lumala ganyan. Na imbis na i-check up lang tapos malalapatan ng lunas na hindi naman malala yung pagkakapilay ng bata. Pero naging malala, ganyan. Nasemento na kasi ang tagal na ng pilay, ganyan. Kailangan na siyang putulin, ganyan. Kasi malala pala yung pilay ng bata, hindi mo pina-check up. Na pwedeng mangyari sa kahit saan. Pwedeng sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa school, kung nag-aaral man yung anak mong magpiano, ganyan. Pwede sa lahat ng ano. The terms child abuse and child maltreatment are often used interchangeably, but some researchers make a distinction between them. Treating child maltreatment as an umbrella term to cover neglect, exploitation, and trafficking. Hence, different countries have developed their own definition of what constitutes child abuse for purposes of removing a child from the family or prosecuting a criminal charge. Yung term daw po na child abuse at saka yung maltreatment ng at saka yung child maltreatment is palaging na gagamit na ano nagiging ano yung maltreatment para sa pag ano ng cover ng neglect o yung mga exploitation and trafficking, parang nagiging nasasama na lang siya sa pagmamaltrato ng bata. Kasi po yung maltreatment, parang ano siya, involved dito yung ano, yung quality of care, the quality of care na nakukuha ng bata dun sa magulang or mga taga-alaga. Habang yung child abuse naman po, reflects the seriousness of the injury. Yung pagkaano ng yung mga bruises, yung mga pila, yung mga ganyan. Pero yung ibang countries daw po, nagkakaroon na rin, naka-develop sila ng ano, sarili nilang ano, sariling mga terms and condition para pumasok doon sa child abuse. Yung ano, yung mga nung bata. Tas para dun sa purpose na tatanggalin nila yung custody ng bata
dun sa magulang dahil pabaya nga yung magulang, or ilalayo dun sa nag sa nagko-cause ng child abuse sa kanya. Different acts of child abuse. Number one, psychological and physical abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. Yung psychological abuse po, kasama ni emotional shouting or making harsh jokes at the expense of the child. Basta yung maaano yung emotional nung bata. Physical, alam naman natin yung physical, yung mga burns, bruises nung bata. Basta makikita mo sa pangkalabas ng ano niya, mga pasa, mga ano, sugat-sugat, ganyan. Neglect, yung pagpapabaya, yung unavailable, yung pagpapabaya sa bata na pinabayaan mo kaya nauntog, ganyan. Sexual, alam naman natin lahat yung sexual, guys, yung touching a child in a sexual manner or having sexual relation with the child. Number two, an act by deed or word which debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being. Yan, any act, yung pagsigaw-sigaw mo sa bata at 10 years old, alam ko po ano, may intindihan na ng bata yan eh, yung mga wala kang kwenta, ang bobo mo, ganyan. Yung nakakapagpababa dun sa tingin nila sa sarili nila. Yan, isa rin po yung act ng child abuse. Number 3, unreasonable deprivation of his or her basic needs for survival, such as food and shelter. Yung mga walang karason-rason, hindi mo papakainin yung bata, hindi mo papasukin sa bahay, umuulan na, yung mga ganyan. Mga basic needs lang, hindi mo bilang ng damit, eh, aliit-liit na ng damit niya sa kanya. Number 4, failure to immediately give medical treatment to an injured child, resulting in serious impairment of his or her growth and development, or in his or her permanent incapacity or death. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, nauntog. Hindi mo dinala sa magpa-check up, hindi mo check up yung ulo mo, yung malala pa lang nangyari. Hindi mo siya agad na lagyan ng medical treatment na nag-cause ng mas malalang injury dun sa bata. Na imbis na papacheck up mo tapos bibigyan ng ano dahil naunto, ganyan. O mas malalaman ng mas maaga. Kaya magagamot ng mas maaga. Pero dahil hindi, na nagkaroon pa ng ano, nag-lead notes dun sa child na mamatay, ganyan. Or magkaroon ng serious impairment dun sa paglaki niya, ganyan. Isa rin yung child act ng child abuse. Naman. Several types of child abuse. Cruelty. This refers to any act by word or deed which debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of child as human being. Yung cruelty is, eto nga yung pang-downgrade mo dun sa bata na nagpababa dun sa worth and dignity niya as a human being. Number 2, lascivious conduct. Any intentional touching, either directly or through clothing, of the genitalia, anus, groin, breast, inner thigh of buttocks, or the introduction of any object including finger onto the genitalia, anus, or mouth of any person, whether of the same or opposite sex, with intent to abuse, humiliate, harass, degrade, or arouse, or gratify the sexual desire of any person, bestiality, masturbation, lascivious exhibition of the genitals, or on pubic area of a person. Ito po yung pangahalay dun sa bata na
yung kasama na yung intentional touching sa breast, groin, or dun sa ano ng ari ng isang bata na intentional na humiliate, harass, or dinidegrade mo yung karapatan ng isang bata. Dahil isa nga siyang bata, hindi siya makakatanggi or hindi siya makakapalag dahil pagkahinawakan mo siya sa breast, hindi katulad ng pagmatanda na makakapalag ganyan. Magmamasturbate sa harap ng isang bata, isa rin po siyang types of child abuse. 3. Physical abuse. This refers to any act which results in non or unreasonable infliction of physical injury, which includes but is not limited to laceration, fractured bones, burns, accidental internal injuries, severe or serious injury. Physical abuse, yung mga pananakit sa bata na makikita yung pagpaso, pag fractured dun sa bone niya, yung mga basta yung pananakit mo dun sa bata. At 4, psychological abuse refers to any harm to a child's emotional, psychological, or intellectual functionality which may be exhibited as severe anxiety, depression, withdrawal, or outward aggressive behavior, or combination of said behavior, which may demonstrate by a change in behavior, emotional response, or cognition. Psychological, nagre-refer din siya as emotional abuse. Yung magkakaroon ng anxiety or depression yung isang bata dahil sa ginagawa or sinasabi mo na nagkakaroon ng aggressive behavior yung isang bata or sabay, ganyan. Basta dun sa pang-emotional niya. Dahil sa mga ginagawa mo, nagkakaroon ng anxiety yung bata, ganyan. 5, child neglect. Refers to the failure to provide for reasons other than poverty, adequate food, clothing, shelter, basic education, or medical care so as to endanger seriously the physical, mental, social, and emotional growth and development of a child. Neglect also include abandonment or concealment of a child, failure to give education commensurate to family social status and financial condition, cause of or permits child truancy, allows a child to possess or carry deadly weapons, and allows a child to drive without a fake license. Without or with fake license. Child neglect, pagpapabaya sa isang bata na sa reason na kahirapan, hindi mo bigyan yung bata ng pag-food, yung mga clothing o damit, shelter, o yung mga basic education or medical care na maglalagay doon sa bata sa kapahamakan o pag seriously the physical, mental, yung physical ng bata or yung mental na bata. Kasama na rin dito yung neglect, kasama na yung yung abandonment, yung pag-aabandono dun sa bata o yung pagtatago dun sa bata, yung failure to give education, yung hindi mo mabigyan ng edukasyon yung bata kasi yung family status nyo hindi maganda, ganyan, dahil kunyari mabubuli yung bata kasi pokpok ka, ganyan, hindi pa siya papapasukan dahil dun sa status mo na yun, o kung dun sa kahirapan hindi mo siya mapapapasok sa school kahit sa public kasi
wala kang pangtustos dun sa bata. Kasama na di yung ano, permits child truancy, yung paglalakwat siya ng bata na pinapayagan mo, kasama rin po siya dun sa child neglect. Yung pag-alaw mo dun sa bata na magdala sa school or sa kahit saan ng mga deadly weapons, mga kutsilyo, ganyan, mga tubo. Tas yung pag-aalaw mo dun sa bata na mag-drive ng walang lisensya o mga peking lisensya lang naman yung mga ano, hindi talaga nag-aral yung anak mo, alam mo, pero inalaw mo pa rin siya na nag-cause sa ano, sa injury ng bata, pagkabangga dahil hindi nga masyadong marunong, pero inalaw mo. 6. Sexual abuse refers to any employment, use of persuasion, inducement, enticement, or coercion of a child to engage in or assist another person to engage in any of the following: sexual intercourse, lascivious conduct, molestation, prostitution, and incest with children. Sexual abuse, yung kahit anong ano, pag panghalay mo dun sa bata, pag mamolestya mo, paglalagay mo sa prostitution nung isang bata, yung pagbenta mo dun sa bata para dun sa intercourse ng ano, sexual abuse. Number 7, prostitution. When children, whether male or female, engage in sexual intercourse or lascivious conduct for money, profit, or any other consideration, or due to coercion or influence of any adult, syndicate, or group. Prostitution, ano to, hindi lang siya pang babae. Babae, lalaki siya. Na na-engage siya batang edad, pero na-engage siya na agad siya sa sexual intercourse, yung pagkaano na, alam natin na ginagawa lang ng matatanda. Mga panghalay para sa isang, para sa pera, or para kumita. Na sexual, ano, makikita natin siya sa mga sindikato or mga group-group na ganyan. Child exploitation. Child exploitation include any of the following acts: hiring, employment, persuasion or coercion of a child to perform obscene exhibition and indecent show, whether live or in video or films, or to pose or act as model in obscene publication or pornography materials, or to sell or distribute said materials. Using a child directly or indirectly for begging, using a child as conduit or middleman in drug trafficking, using a child for other illegal activities, and employing a child below 15 years of age, except under sole responsibility of parents or legal guardian, and employment in public entertainment. Yung child exploitation daw po is kasama na dito yung mga pag-hire mo dun sa bata na mag-perform, or pag-ano mo dun sa bata na mag-perform ng obscene exhibition, indecent show, yung mga hindi kaakit-akit na mga ginagawa dapat ng bata. Is hinire mo siya para lang gawin yun. Live or in video or films, mga pag-ano ng bata, or post to act as a model. Yung mga model, minomodel niya yung mga mahalay na produkto, ganyan. O pornography, yan, paggagawa ng porno ng isang bata. Yung pagbebenta nga, using child directly or indirectly for begging. Yung marami to sa mga Manila, gano'n. Yung pag papahalat mo dun sa bata para magmamalimos. Using child as a conduit or middleman in drug trafficking. Dahil nga bata siya, hindi siya mapaghihinalaan na magda-drug trafficking siya. Kaya siya yung gagamitin mo para hindi mahuli, ganyan. Using child illegal
activities, yung mga ganyan, mga pagdadroga, yung mga pagdadala ng mga droga sa isang tao dahil hindi nga siya, bata nga siya, hindi siya paghihinalaan. Tapos, yung pag-hire mo dun sa bata, below 15 years of age, isa rin siyang types of child abuse. Pinagtatrabaho mo yung bata, parang wala pa naman siyang ganun ka... Wala pa naman siyang ganun kakayahan para magtrabaho na. Except na, merong ano ng magulang. O, responsibilidad ng magulang. Child employed in public entertainment. Yan, dahil ano nga siya, isa nga siyang bata, ganyan. May entertain niya yung mga public, parang pagkanta niya, ganyan. Other forms of child abuse. Attempts to commit prostitution is committed when a person who not being relative to a child is found alone with a child inside the room or cubicle or house, an inn, hotel, motel, pension house, apartel, or other similar places, vessels, vehicles, or any other hidden or secluded area under suspicious circumstances. Yung pag-a-attempt mo na mag-commit ng prostitution na, for example, hindi ka naman relative ng bata, pero na tagpuan kayo sa isang motel, hotel, or inn, kahit ano pa yung pension house, na magkasama, or vehicles, kanya. Basta may suspicion na ano, may gagawin ka dun sa bata dahil pupunta kayo ng motel, ganyan, pero hindi kayo magkakilala, ay, hindi kayo magkamag-anak, ganyan. Isa na agad yun na ano, pag child abuse mo sa bata, pag-commit ng prostitution. Number 2, when any person is receiving services from a child in sauna, parlor, or sauna bath, massage clinic, health club, and similar places. Yung pag-receive mo ng service sa isang bata sa isang sauna, parlor, kahit saan pa yung sauna bath, massage, yan. Yung pag ano mo, pag mamassage, ganyan. Number 3, any person who shall keep or house in his or her company a minor 12 years old or under who is 10 years old or more any or public place, hotel, and so on. Yan. Yan nga, pag ano mo, pagdadala mo sa bata sa bahay mo, basta sa mga private place, hotel, ganyan. 4. Inducing or delivering or offering a minor to any prohibited to any person prohibited by law to keep or have in his or her company a minor. Pagdadala mo dun sa bata ng isang minor, which is pinaprevent ng law. Yan. Number 5. Any person, owner, or manager, or one entrusted with the operation of any public or private place of accommodation who allows a person to take a minor with him or her to such place. Yung nagtatrabaho sa'yo yung bata pero pinayagan mo, ganyan. Nadalin sa isang lugar na private, yung mga hotel, motel. Dito tayo sa investigation process of child abuse. The investigation process begins when some form of complainant, usually the victim, arrive at the Women's and Children's Protection Desk or WCPD. Any victim, even minor, has the right to make a complaint for crimes such as rape and acts of lasciviousness. Further rape and child abuse are considered public crimes. As such, they must be pursued even if the complainant later deceased or becomes uncooperative. Yung investigation process ay nagsisimula dun sa complaint. Pag
usually the victim, o kahit sinong mga kamag-anak, ganyan. Pero usually the victim siya. Na pupunta sa WCPD or Women's and Children Protection Desk na magre-reklamo na may kaso ng, naganap na kaso ng isang rape or panghahalay sa isang bata. Further, consider public crimes. Dahil sa considered nga yung rape na public crimes, pwede, ano siya, ipapursue pa rin yung kaso kahit na yung complainant na, ay, nabayaran pala yung complainant, okay na. Pero dahil sa nagreklamo nga child abuse siya, mapapursue pa rin yung kaso kahit na maging uncooperative na yung nagreklamo o yung biktima. Each WCPD must maintain a separate and strictly confidential police blotter in which all reports and dispatches involving crime against women and children will be recorded. In cases of child abuse, the DSWD reports may be included in the blotter as well. When the victims or witness reports that a crime has been committed, the investigator should ascertain he's conducting an initial interview or her needs immediately by. Yung mga DWCPD is dapat mag-separate sila ng strictong confidential police blotter. Yung pag-blotter sa tao na yun para ma-dispatch yung involving crimes against women. Ma-record siya ganyan. Sa ibang in cases of child abuse, usually po DSWD yung report. Kasama na yung report ng DSWD blotter, yung department. Tapos, when the victim or witness report a crime has been committed, yung investigator po, kapag may reports na or witness na, ganyan, kailangan na nila agad mag-conduct ng initial interview, hindi na papetiks-petiks, ganyan. The initial interviewer, however, should not be an in-depth investigation. And it is intended really to get the basic information necessary to make a report and begin the investigation. If the victim is a child, it is especially important to limit the number of questions. The child must answer. Details will be asked later during the taking of sworn statement or forensic interview. For now, the WCPD must concentrate on the safety of the victim and work immediate medical attention is required. Your initial interviewer, however, should not be an adept investigation. Kailangan lang niyang makuha yung mga basic information na report para maka-report sa mas nakakataas. Especially kung yung biktima is child nga, kailangan limitahan lang yung mga pagtatanong, yung mga kayang sagutin lang ng bata dun sa sitwasyon niya na yun, ha. Yung mga ibang details, matatanong din naman yung mga sworn statement, forensic, matatanong din mamaya, pero mas lilimitahan lang muna yung tanong dahil nga isa siyang bata. Yung mga niya, emotional, ganyan, baka malito-lito siya. The initial interview should be conducted in private. Hence, it is the investigator's responsibility to ensure that the only person authorized by the victim is allowed inside the interview room. Yung interview, kailangan private siya. Yung responsibilidad ng isang investigator na ma-ensure na yung authorized person yung pinayagan lang ng isang bata o yung magulang na lang, ganun yung kamag-anak niya na interested niya, yun nandun sa isang interview para maging comfortable siya. Further, it is preferable for a female investigator to deal with the female victims. Dahil nga, biktima sila, ganyan, may takot sila sa bata na mag-open up sa isang lalaki yung nanghalay sa kanila, ganyan, tas lalaki din yung investigator nila. Hindi sila magiging komportable para magsabi ng mga naganap sa kanila, ganyan, yung mga nangyari sa kanila. Kaya mas preferred na kung female yung biktima, female din yung investigator para hindi maiilang yung bata, ganyan. The investigator should focus on the following question. 1.
is the victim, yung kung safe ba yung biktima. 2, kailangan ba ng mga medical care para dun sa bata? 3, when did the crime occur? Sa nangyari yung krimen? Is there physical evidence? May mga physical evidence ba yung damit na pinag-anohan nung bata? Ganyan. Who did it? Sinong gumawa? Where? Kailan? Kailan naganap yung krimen? Were there any witness? May witness ba na nakakita? Ganyan. Ways of child recovering memory. 1, recognition. This is the simplest form of remembering and is used by very young children. The memory is activated by seeing actual representation or by comparison. Recognition may require the interviewer to ask the child to pick for a selection from a selection of answers or to confirm any deny a fact in question. Recognition. Pagpapakita mo ng picture sa isang bata, picture niya, papakita mo, tapos marang-recognize niya kung sino ba yung, kung yun ba yung tinutukoy niyang ng halay or nag-child abuse sa kanya. 2, reconstruction. This is used by children with limited language ability. It is usually expressed through reenactment, demonstration, or what seen or done. For example, the child may use dolls to show how an act occurred. Dahil hindi nga siya makapagsalita masyado, meron siyang language ability, disability, ganyan. Pero, mapapakita niya sa inyo kung ano yung nangyari. True act, ganyan. O, dun nga sa dolls, ganyan, gagawin niya sa dolls yung mga bagay na ginawa sa kanya. O, paano ginawa sa kanya, ganyan. Malalaman na kung nag-occur ba talaga ng child abuse. 3, recall. In this, the child is able to recover stored details of the event from his or her memory and tell the story spontaneously when asked. Young children may not be as capable as older children in doing this. Children will recall fewer details than adults, but they may also have fewer mistakes. Yeah. Yung mga naaalala ng bata, yan, mga sasabihin niya yung mga naaalala niya. Pag na tanong sa kanya, ganyan. Pero yung mga mas nakababata, yung mga, kunyari, let's say, 7. Yung mga 7, magkakamali pa sila sa mga sasabihin nila. Pero yung mga 12, ganyan, hindi na, maano na talaga nila yung mga nangyari sa kanya. Marerecall na nila ng mas maayos. Kesa dun sa mga bata-bata, magkakaroon pa ng fewer mistakes. Ganyan. Dito tayo sa preliminary interview of the victim. Child victims are more challenging to question. Social workers and investigators should determine the interview strategy together in order to limit the number of questions. There are times, however, when a social worker is unavailable. Yung child victims, sila yung mga mas nakaka-challenge na challenging questions sila kasi mahirap silang interview kasi nga bata sila, hindi pa nila masyadong alam kung gano'ng ka-serious yung nangyari sa kanila. Tas, may iba-iba yung kwento, pero as a investigator, dapat na determine mo kung ano yung mga strategy ng mga pagtatanong para may tama yung mga nila. The WCPD must be familiar with conducting the initial interview in a sensitive and child-friendly manner. Dahil nga, minsan hindi naman available yung mga social workers. Kaya yung WCPD, kailangan nila yung maging familiar dun sa interview na at maging sensitive at magkaroon ng child-friendly manner para nga dun sa bata. Para mas ma-question ng maganda. The investigator questioning the children during an initial interview may use the following type of question in order to obtain the basic information needed. Ito nga, investigator. Ito yung mga initial interview lang na kailangan niyang gamitin para ma-obtain niya yung basic information na kailangan niya. Does anything hurt? Para ma-determine ito, kung kailangan ba ng physician, kung maaari, ganyan. May masakit ba sa kanya? Para hindi ka lang tanong ng tanong, ganyan. May masakit na pala doon sa bata, hindi mo pa alam.
when did this happen to you? If the abuse has occurred within the last 72 hours, there is a need for an immediate medical-legal examination. May medical-legal mo yung bata kung meron talagang nangyaring pangkahalay sa kanya, yung mga laceration, ganyan. Para makakuha ng mas matibay na ebidensya na meron talagang naganap na child sexual abuse, ganyan. Who did it? The suspect may still be in the area and pose a threat to the child. Hindi mo alam, tinatanong mo na pala siya, pero nandun pala yung suspect, yung nanggahasa sa kanya. Di, hindi rin siya makakasagot ng maayos. Itanong mo muna kung ano, kung nandun ba yung suspect, sino ba yun, nang mahuli, ganyan. Para komportable na yung bata na magsabi ng mga information. What happened? This will determine if occurred and whether a medical legal examination is required. Kung anong nangyari, pinugbog ba siya, nagkaroon ba ng sexual abuse, physical abuse, psychological abuse ba, ganyan. Kung required ba ng medical legal para mahuli yung ano, para magkaroon ng ebidensya. Where did it occur? Saan? If the crime occurred currently, the crime scene immediately should be secured. Kung sa nangyari, kung sa bahay ba ninyo, kailangan ma-secured na yung area na yun para yung mga ebidensya hindi na ma-contaminate. Kailangan agad-agad ma-secured na siya. Wag nang papasukan yung mga tao para yung mga ebidensya hindi magagalaw, hindi magka-contaminate. Was there anyone else there? Meron bang mga witness? May witness ba? Nagpunta ba din yung kalaro niya? Yung ano niya? Yung tita niya? Yung ate niya? Ganyan. Nakita ba na? Yung witness, yung nagreklamo, yung kapitbahay ba nila? Nakita, narinig, ganyan. This is the extent of the initial interview. Until the safety and medical needs of the child victim had been determined. A trained forensic interview will speak with the victim, especially a child victim, to obtain specific details. Yan. Ito yung mga interview na ano, kailangan para yung biktima maging secured siya, safe, ganyan, ma-feel safe siya, na okay lang na magsabi siya, ganyan. A trained forensic interview will speak with the victim. Yan. Yung trained forensic interview ko, siya yung, ano, magkipag-usap siya doon sa bata to obtain specific details, ganyan. Nakikipag-usap lang siya, pero makakakuha na siya ng mga ebidensya na detalye yung kailangan niya. Thank you, guys.